Sumasaklolo sa kanya kahit buhay ng taong nakataya.
beyond the parking lot. I was nominated to be the new director. My name is Sao Kyun. Hanggat hawak ko sa nag-Jeremy at Sawan, di mo ko matatalo. Lamang ako sa larong to. Tigilan mo na pagpapanggap ng mabuting director. Magbitiw ka na. Ngayon na. Itinago ni Director Shin ang tunay niyang pagkatao. Napakalaking pagkakamali nun. Nilin lang niya si Architect Kang. Nag-invest siya sa pangalan ng AV Company. At nang makuha niya ang tiwala ng Bogyong Group, unti-unti, lahat ng stock, binili niya. Hanggang sa lahat napunta sa pangalan niya. Sa pandarayan ng director, ang pangalan ng kumpanyang to, nasira at nadumisan. Napakalaking kalimutan. Tignan nyo, ito si Director Shin. Ito ang nagsisilbing ebidensya. Itinatanggi ko ang paratang ninyo. Kasinungalingan lang lahat ng yan. Dapat kong ipagtanggol ang dating director. Pero dahil dito, mapipilitan akong sabihin lahat. Ipapakita ko sa lahat ang tunay na nangyari. Gaya ng nakikita niyo, ang nakaraang direktor ay palihim na gumagamit ng pera para mag-invest sa isang mayamang babaeng nagmamay-ari ng malaking lupain at invest siya galing sa katanong pera. Yun, sinungaling ka! Hindi lang yan. Para di maputol ang talihim na paggamit niya ng pera, kumuha siya ng isang secret art gallery. At dahil sa mga transaksyon to, dahil sa di mahusay na kasanayan, ang Bogyong Group, kamuntik ng malubi. Umutang siya ng pera para mapagtakpan ang pagkakamaling to. Hindi yun nakatulong at lalong lumala ang kalagayan ng kumpanya. Ano ba to? Anong kanukuhan ang sinasabi mo, ha? Ikaw ang may-ari ng Bogyong Art Gallery. Sa'yo yun! Aminin mo na kasing ikaw yun. Ikaw si Heather, sinumamin ka! Yan pagpapanggap mo, itigil mo na! Kung hindi mo titigilan at patuloy mo itong pagbibintangan, mapipilitan akong kasuhan ka ng defamation. Bakit may katibayan ka bang ako si Heather Shin? Huh? Kung meron, ba't di mo ilabas ngayon? Saksi ako sa lahat! Nakita ko lahat ng pagpapanggap mo! Ha? Ang laki ng salamin mo! Binago mo, pati itsura mo! Ako mismo, nasaksihan ko lahat yun! Ano ba? Anong tinitingnan nyo dyan? Ha? Huwag akong titigan nyo. Dapat, ang mukha niya! Ano ba? Niloloko niya lang kayo! Ang problemang gaya nito, hindi natin kayang solusyonan dito ngayon, hindi ito madali. Si Director Jeremy Kang, ibalik natin sa posisyon para alamin kung ano ang tunay na kalagayan. Sige, gusto ko yan. Kung pumapayag lahat, ang naunang diskusyon, wala nang bisa. Hindi madaling i-divorce si Architect Tang, kaya naisip kong magpapanggap ako sa kanila, nakakampi nila ako. Yun ang pinakamabuti sa ngayon. Ano? Kung ganun, yung kasal ninyo kayo ni Jeremy, pagpapanggap lang ba lahat ninyo? Desidido kayong maghiwalay ni Architect Tang. Gusto kong gawin ang magagawa ko. Mauna na ako sa inyo. Hindi ba't natanggap niyo na yung sulat na nagpapababasa niyo sa pwesto? Hindi ba natin alam kung paano nila gagawin yun, kaya makahabuti kong makahanda na kayo. Anong ibig mo? Ko na ikaw pa rin ang pinaka-qualified na mamahala sa Bogyong Group. Pauna ko nang sinabi sa inyo, wala akong balak pamahalaan ng kumpanya. Alam kong wala akong kakayahan para gawin yun. Kahit ganun, tutulong ako
makasaabot ng aking makakala. Sinayusin ang lahat at hindi para pabagsakin siya. Kaya tinanggihan mo ang pagiging director. Yan ang plano mo mula simula? Patawarin mo ako, Jeremy. Hindi ko siya kayang pagtaksilan dahil siya pa rin ang tunay kong ina. Diba, hindi mo rin magagawa kay Architect Tang yun? Kaya, itigil na natin to. Sige. Hindi rin naman ako umasa. Medyo napaaga nga lang na kwat eh. Hindi na kayang ayusin. Ang bagay na sira na. Kini ng John D. Palace. At kapag ako nakakuha ng project na yun, nararapat lang na magbidyo ka. Sinong may sabing itatayo ang project na yun? Hanggang kailan mo ba ipagpipilitan ang gusto mo? Kung sakaling matuloy yun, kusa akong magbibidyo, huwag ka mag-alala. Gawin mo kung kaya mo. Bahala ka. Maghintay ka! Si Miguel Canto! Huwag mo akong maliitin! Umanda ka! Nagawa naman ngayon? Ako ba ngayon? Sige, mag-order pa ako. Pagbutihin natin. Sige. Kaya lang lang, kinuna natin yun ang picture. Ubus na lahat ng yun. Ang galing natin! Bakit kailan hindi namin hiniling nagbalik na kami rito? Totoo po yun. Di namin ginawa yun. Tama po yun. Magaling po kasi kami ni Kelly sa trabahong to. Kaya nagbakaawa siya sa amin na kung pwede bumalik kami dito dahil wala daw makapantay sa ginagawa namin. Kahit na! Sorry na po, Papa! Patawarin niyo kami sa mahirin. Alam niyo, kailangan ko ng opisina hanggang sa magkatrabaho ako ulit. Kaya pa siya ng opisina. Bawal po ang empleyado dito. Anong bawal? Anak ko, direktor ng company na ito. Hindi mo ba alam? Tumabi nga kayo. Ano ba kayo? May special order na pag nagpunta kayo, hindi kayo pwede papasuki sa loob ng building. O, ano to? Sino? Paano nalaman ni Daisy na pupunta tayo dito? Naku, babaan yun talaga. Kung gano'n, makikigamit na lang ako ng banyo. Ihingi na kasi ako. Nasaan ba ang CR ninyo? Tumabi nga kayo dyan. Ano ba? Uy, mama, sandali. May naisip ako magandang plano. Sandali niyo ako. Hindi na kita pipiliting maging empleyado ng Volume Group. O kaya manatili sa tabi ko. Hindi ko na gagawin yan. Sa halip, tulungan mo si Architect o sa isang kreyenta. Yun ang Johnny Dallas. Naging kriminal si Jessa dahil sa lahat ng ginawa niya. Hindi na siya pwedeng magtrabaho sa kahit anong proyekto ng gobyerno. Wala nang ibang pwedeng tumulong. Ikaw lang ang natitira. Pakiusap. Kakausapin ko muna si Papa tungkol dyan. Kung muna naaalis na po ako. Ay, nako! Wala kang awa. Pinatarsin mo sa pwestong anak ko. Ngayon, masaya ka na ba? Ano na naman ang plano mo at sinama mo pa ang anak mo? Ha? Hindi tama ang ginagawa mo, Daisy. Inilintin mo kami sa bahay mo habang nagpapakasaya ka sa komportabling buhay bilang direktor ng company. Alisin natin ang lahat ng nanito! Wala may karapatan dito kundi yung anak at apo ko. Sila ang dapat magpatakbo nito! Saan ba magsisimula, Mama? Dito na lang. Isa-isa yung tulatang nandito. Itatapos ko to! Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo? Umalis na kayong dalawa dito! Napakasama ng ugali mo, Daisy. Walang yaka!
Kahit divorce na kayo, bilang mo pa din ako. Sino ka para diktahan ako sa dapat kong gawin? Bakit hindi pa masapat? May binigay mo ang picture namin sa bagay para hararin kami pagpasok dito. Tapos tinitigan mo pa ako ng masama sa bahay ka. Nag-iilangan mo na ba ang manakit? Sarili yung pamilya mo ang sinasaktan mo. Nag-iila ka! Ano ba? Hindi mo siya! Tama na, tumigil na kayo! Anong problema ng batang to? Ano? Alam mo ito, hinahayaan lang kita kasi gusto ka ng kapukong si Jeremy. Tapos ngayon, mukha ba kami hindi kagalang-galang? Sino ka ba para sigawan kami ng ganyan? Alam ko magkadugo kayo, pero hindi ko inakala magkaugali din kayo. Ha? Kunwan mo ba eh, pero taksin pareho kayo? Kaya siyang tunay mong ina, bakang pika na sa kanya ngayon? Kung nagagalit kayo sa kanya, tama na yan. Kalimutan niyo na ang nakaraan, huwag ginagdagdagan ang kasalanan niyo. Kasi kayo rin naman po. Wala rin naman tayong tamang ginawa. Nakita ko kung paano ka lumaki, kaya paano ko magagawa hayaan na ka nanay mo? Iniwan ka sa bahay ang punan! Hindi kita makakalimutan. Lagi kitang naaalala noong pinagpalito kayo. Sa loob ng 25 taon, hindi ako makatulog ng maayos dahil sa'yo. Iniisip ko kung buhay ka pa ba. Takot ako. Ang anak ko, apo ko, takot akong makilala mo silang lahat. Tapos ipapahamak mo lang kami? Ito bang igaganti mo? Saktan lang siya dahil doon. Nahirapan din siya kahit ginawa niya nga yun. Hintay niya ako ng matagal ng panahon. Di naman na ba naisip ang miramdaman niya ng mga sandaling yun? Nung pinagpalit niya kaming dalawa ni Jessa, alam niyo ba kung ano nangyari ng dahil doon? Nang dahil sa hindi magandang birog yun, ang daming tao na damay, madaming buhay na sira at napinto ang dahil doon. Kaya sana tigilan niyo na to. Umaasa ako hindi na mauulit to. Huwag niyo nang gagawin to, Lola. Sino ka para pagalitan ako, ha? Aray ko ang lahat mo, aray ko po, aray ko. Ano na ngayon? May nagihirap na si Miguel? Tutulungan na kayo? Ginagawa niyo ang gusto niyo? Mag-ilap kayo! Walang hiya kayong dalawa! Palakasin niyo ang dalawang ko dito. Gay na! Ano ka ba? Teka! Dito lang kami! Palakasin sila! Ano ba yung ano ba naman yan? Hindi kami alis! Ayaw wala! Ayaw galing sa mga ibang na! Ano ko? Sisiguruhin kong aaminin ni Jessa ang ginawa niya.
kung saan loob niyang gagawin niyo. Sino pinaka ka parang gutom na multo? Kumain ka na maayos. Eto, anong plano mo ngayon? Kaya ko lang nalaman na nakakatakot palang matantang yun. Yung pwesto niya, nabenta na yun. Ang alam ko, malis na siya doon. Yung binahintan niya? Oo, hindi yun ang problema ngayon. Kailan ko ba uwi ng bahay? Kung ganun, ito po yung binagong blueprint ng nahulog si Isa? Ibinigay ni Jessa yung blueprint kay Nelson. Yan nga yun. Hindi ko lang na pinagbintakan ka nila noon. Nanuwala ako sa mga sinabi ni Jessa. Nabaya ako. Dapat din alam kong pinagulan na aksidente. Patawad. Wala po kayong kasalanan. Huwag yung sisihin ang sarili niyo. Ngayon na sa atin itong blueprint, may matibay na ebidensya na po tayo. Kahit masakit ito para kay Jessa, kailangan natin siyang ituin. Maluwag na tatanggapin ko magiging parusa sa kanya. Dahil, yun na lang ang magagawa ko bilang magulang para tuloy siya. Papa. Siya nga pala. Tungkol sa John B. Palace, pwede mo ba akong tulungan? Kung ikaw ang kasama ko doon, alam kong magiging matibay yun. Pahay ka ba? Opo, Papa. Yun din ang gusto ni Lolo. Di ko hahayaang mapunta sa iba yun. Di ko alam kung may maitutulong ba talaga ako, pero gagawin ko po lahat na makakaya ko. Sige, salamat naman. Mas malakas na ang loob kung magagawa ko ngayon dahil sa iyo. Tsaka, sawa. Ngayon, nagpasya kami maghiwalay ni Mama. Naghiwalay kayo? Papa, totoo bang sinasabi niyo? Tingin ko yun ang pinakamabuti para sa mama mo. Kaya ginawa namin yun. Salamat sa lahat. Sana maging masaya ka at makahanap ng iba. Jeremy, di ba pwedeng pagkawalan ka sa pagkawalan mo? Wala nang bata pa. Naging mabuti ka. Sobra ka na. Maski ikaw hindi mo siya pwedeng patawan. Bakit sinasabi niya sa akin? Alam mo ba kung anong naramdaman ko? Ang sakit na tapos malaman ko ang katotohanan. Ang mahal kong hinahay ng papa. Diba? Bakit ka ganito ngayon? Bakit ka nagbulag-bulagan? Dahil kung di ko ginawa yun, di ko ginawa ang gamot kami para kay Papa. Wala na akong ipinaglalaban. Wala nang mawawala sa akin ngayon. Talikuran ko siya ngayon. Anong klase akong anak sa kanya? Ano naman ang nararamdaman ko? Nakakaawa naman si Tita. Nakakaawa at nasasaktan din ako. Ako lang ang kampi niya sa mga wala nang iba. Kaya gusto ko siyang tulungan. Wala nga akong magawa para tulungan ko siya. Kasi kapag gagawin ko yun para na isang nasin, paano na ang malaki sa akin? Naintindihan mo na ba? Sana hindi na tayo natin sa mundo na ito. Maghanda magkita ang mga taong hindi dapat ipinanganak. Patawad kong sinasabi ko sa iyong mahal kita, Saul. Hindi kita mahal. Kaya kung mahal tayo ang isa't isa, dapat hindi tayo maghihiwalay. Kalimutan mo na ako. Maging masaya ka sa piling ng iba. Jeremy, masaya ako sa piling mo, ang pagmamahal mo sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyo. Paalam, di ko ito makalilimutan
habang buhay.
Ito po. Huling pagkakataon na ni Miguel, pwedeng ito na rin ang huli niyang proyekto. Gaganitin niya ang Sean B. Palace para makabangon ulit. Huwag natin hayaan mangyari yun. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Huwag natin ibigay ang Sean B. Palace Project. Ako na ang magiging bahala sa lahat. Bakit po, Director? Anong sabi niyo? Sige, salamat. Ngayon na din, pupuntahan ko na ang Sean B. Palace. Bago namatay si Papa, ang Sean B. Palace mission, ipinadala niya sa Cultural Heritage Center. December 27 noon yun. Yun mismo ang araw bago siya namatay. Tama kayo. Inutusan niya ako noong magpadala ng sulat sa Cultural Heritage Center. Naalala ko yun. Ganun ba? Alam niya nang mangyayari to. Kaya ginawa niya yun. Simulan na natin ang meeting. Tungkol to sa issue ng reconstruction ng John B. Palace. Ang dati yung building na to ay gagamitin ng gobyerno para gawing Congressional Meeting House ng South Korea. Napakahalaga na proyekto to para sa ikauunlad ng ating bansa. Hanggang sa final round, dapat gawin ang lahat ng dungunong makakaya. Ngayon, panoorin natin ang video sa harap. Ang unang misyon sa kompetisyon ng John B. Palace ay ang basic start at building construction, ang pagpili at paganda ng materyales. Sa pagtatayo ng matibay na building na magtatagal ng maraming taon, ano ang dapat isaalang-alang? Gusto kong malaman kung anong opinion ng bawat isa. Mga materyales na magtatagal sa mahabang panahon. Makukuha ko ang right sa reconstruction ng John B. Palace. Sisiguruhin ko yan. Ako ang natatanging estudyante ng Chairman Salvador Shin. Isa sa katuparan ko ang kahilingan niya. Ako, bilang isang representative na sponsor ng Sean B. Palace, tiwala ko sa laging niya ng patas sa competition na ito. Tatanggapin ko anuman yung isisyon. Kung gano'n, magdito tayo sa competition. Jeremy, alamin mo kung nasan yung Pinewood na ninakaw ni Roman. Wala nang panahon. Sige, Papa. May mga nautusan ako para gawin na. Maghintay na lang po tayo. Sawon, anong nangyari? Kakagaling ko lang po sa botega ngayon. Alam ko, si Chairman ka ang may gawa nun. Huli sila sa akto na pasimula nila ang sunog na yun. Mabuti na lang at yung isa sa mga security guard na alala niya kung anong itsura ng sasakyan na pumasok doon. Hinahanap na nila kung nasa ng sasakyan. Wala na kasi silang lusun. Sabi na nga ba may balak silang di maganda. Ang competition na to, di magiging madali sa lahat. Tama. Kaya lang manalo man ang matalo, sayang. Hindi ako makapaniwala sa isang iglap na sira yung mga painting na yun. Bilang architect ng bansang to, hindi ko mapapatawad ang ginawa nila. Tama. Kaya wala akong tiwala kay Miguel sa pamumuno ng John B. Palace Project. Sisiguruhin ko kung mananalo kami sa competition na to. Salamat, Sam. Kung walang duda, magtatagumpay ka. Alam ko, kaya mo yun. Ngayon, nilinggin na ang kaso. Tetestigo pa ako. Pagkatapos ng pupuntahan ko kayo agad. Mabuti naman at nagpunta ka. Hindi na din masama na nangyari to. Mabuti na to para malaman kung sino nagsasabi ng totoo sa akin. Mahalagang araw na to para malaman yun. Ang papa mo naman para sabihin yan. Baka nakalimutan mong araw ng paglilitis mo ngayon, Jessa. Posibleng arestuhin ka ng korte. Galingan mo ang pagsisinungaling. Sanay ka naman dun, di ba? Pati pa na sa hearing, ikaw pa rin ang prosecutor na may hawak ng kaso ko. Anong pakiramdam mo ngayon na ikaw mismo ang lilitis sa akusadong asawa mo? Ano, Paolo? Prosecutor yung kaso ko. Ginagawa ko lang trabaho ko, Jessa. Ah, talaga? Sige, kung ganun. Nandito na rin lang ako. Siguro nga mas mabuting ikaw na lang din ang humawak sa kaso ko. Prosecutor Paolo G., kayo na po ang bahala sa akin. Sawan,
Kumusta ka na ba? Opo, tito. Para to sa katarungan ng pagkamatay ng kaibigan ko. Para palitan ang blueprint ng construction. Hindi inaalala na kaligtasan ng building na naging dahilan para ma-accidente ang biktima si Isley. Sinugulan niya ang asawa ng biktima na si Nelson Im at tinulungan niya itong makatakas. Ito ilabang sa karapatang pantao at sa pagitan ng mag-asawa. Yun ang pinakamatinding kasalanan niya. Objection, Your Honor. Ang prosecutor ay gumamit ng illegal na ebidensya. Hindi ito kinuha sa tamang paraan. Objection sustained. Pakiusap, Prosecutor Jew. Pag-unayan mo sa tamang paraan, kinuha ang ebidensya ito. Tatawagin ko ang testigo. Si Saul Gium siya nakarinig ng lahat. Miss Gium, ano ang kaugnayan mo sa nasasaktan at sa biktima si Isali? Sabihin mo sa amin ang totoo. Ako, si Isali at si Jessa O. Ay magkakasamang lumaki sa bahay ang tunan simula ka sa pagkabata. Napakalapit namin sa isa't isa. Tinatawag pa nga kami ni Three Musketeers. Ganun kami dati. Pero nang malaman ni isang sekreto ni Jessamon, biglang na bagong pagkakaibigan nila. Anong sekreto yun? Pagkasunodin mo lagi mo para sa urado. Akala ni Jessa, ang tao gusto ko magdunod sa kanya ay ang tunay niya ng ama. Pero nang malaman niya na ang direkto ng ama niya, nagbago ang lahat. CCTV na nagpapatunay. May pinulong niya silang dalawa.